Good morning, guys! Welcome na naman sa panibagong episode ng Ride si Uncle Drew. So, gagala kami ngayon. Kasama ko si Richard. Naka-ano siya, naka-winner X siya. Andiyo siya sa likod ko. Punta kami kay Papa Ruel sa Binjong. Kakain kami, magla-lunch kami doon. Ayan, rat-rat na agad si Loco. Mamaya, tatry natin i-drive yan. Tingnan natin top speed kasi medyo may karga daw yan eh. Tingnan natin kung matulin ba yung Winner X na yan. Muntik ka na, boy! Oh, muntik ka na! Muntik ka na! Nakuha ko sa video eh! Sagad na to, sagad na! Sagad na! Sagad na! Uy, kaya ka, kaya ka! Kaso maakyat na yung kalsada eh! Bagal talaga nitong motor ko. Ang tagal bago umakyat eh. May problema to sa panggilid eh. Putang ina! So sabi ng police, go. Go tayo. So tayo dito dapat medyo maluwag na dito. Nakakalahati na yata kami ng biyahe. Mabilis lang. Doon lang nag-traffic, doon sa maraming truck na yun. Major intersection kasi eh. Nagutom na ako. Papa Ruel, gutom na kami. Gutom na kami. Galing pa ako trabaho, hindi pa ako nagbe-breakfast. So mukhang makakadalawang extra rice ako ngayon. Nung huling beses, isang extra rice lang eh. Mamaya, pagka nandun na tayo sa medyo mas maluwag pang kalsada, mauubos kasi itong mga truck na to pagdating malapit doon kay Laruel. Nakikipagpalit siguro ako ng motor kay Richard. Matry ko lang mag Winner X. Tapos ano ba, kailan daw siya sa motor niya eh. So tignan ko kung kaya kong lampasan yung top speed niya. Alam ko naka ano na siya eh. Yan, naka racing clutch na yan eh. Tsaka ewan ko kung ano pang karga niyan. Pero may plano rin yan dahil pinag-usapan namin yung mga magandang i-upgrade. Ako kasi yung sa motor ko, yung rouser ko, yung loob niya stock, ang binalitan ko lang yung sprocket set tsaka yung ignition coil, nakapaito ako ng racing coil tsaka iridium na spark plug, yun lang. Tapos straight lang ako na Petron XCS yung fuel ko, tapos Petron Sprint Racer yung fully synthetic na pang motor, yun lang. Oh, yun si Loco. Walang sinabi yung barrier sa Pilipinas oh. Tayo na. Ayos. Panis. Ang galing na! Wala sinabi yung barrier sa Pilipinas!
ulit nakapag-drive ng ano, manual. Bitin, puta. Isa pa. Hintayin ko mag-green yung lane na to para hindi ko sila aabutan dun. Sarap. 130 lang ako. Mabigat ako, mabigat. Ano ba 'yan? Siguro. Ayan, nandito na tayo. Paparada lang tayo. Nandito na kami. Kamusta biyahe natin? Okay lang, enjoy. Okay lang. Sarap na, walang traffic. Wala. Gutom ka na ba? Gutom na ako eh. Medyo gutom na. So nandito tayo ulit sa ano? Hikari Food Court. Mga ilang minutes biyahe natin? 35, no? 35, 40, no? Oo. Tumigil lang kami kasi niratrat ko yung Winner X niya eh. Sarap, masarap yung biyahe. Masarap din niratrat yung motor. Maska na, may maska. Ako meron dito. Hey, wala naman nakamask sa loob. Pumasok, makita ko sa loob. So yan yung ano niya, restaurant na Fat Mama. Hello. Pabili po. Hoy. Pabili. Maruan. Yeah. Kami ya. Pabili po. He's busy. He's cooking the chicken. Yeah, okay. Chala. Okay. Palit tayo motor ngayon. Uy, mabuhangin. So naka ano tayo, Snipe Exciter 150. Sa try daw namin magpunta ng race track kung makakapasok kami. Naka-strip nito ni Ruel eh. Gusto yata makipag-ratratan eh. Diretso ba tayo? Diretso tayo, di ba? Hindi.
Okay, ma. Bitaw, ha. Bitaw, ha. Bagal din tong ano exciter. What's up guys? Andito kami ngayon sa ano sa 2K race course. Maliit lang pero maliit lang siya pero okay. Ano siya eh? Parang pang go-kart tsaka pang motor. Dito sa 2K Raceway, race course. Dalawa yung track. So doon may circuit, dito may drag strip. So may mga nagtotono eh. So itong biyahe namin, wala talaga to sa plano. Kung pagpunta dito sa racetrack. Trip lang, umain lang kami, tapos nagyaya si Ruel, gagala daw. Nanghiram ng sniper. Ayun, napadaan kami dito. Actually, dumaan kami sa Dynam Raceway. Pero sarado. Can I? So, ito. This is Yamaha? Yeah. Yamaha? Engine? Yes. From Exciter? Ito. Wala gulong. Baka tayo sa grandstand para mas makita natin yung ano, racetrack. Oo, yan siya. Hindi naman siya ganun kalaki yan. Pag tinakbo mo siya ng baliktad, meron siyang pagkakarmon eh. So, kung tatakbuhin mo siya ng pag-anon, tapos first corner, second corner, third corner, parang karmon eh. Well, pero pabalik siya pag-anon siya eh. So, medyo Mickey Mouse. Medyo Mickey Mouse yung racetrack. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. So 9 corners. Pero may part ng track na sarado. So kung bukas to 9, 10, 11, 12. Magiging 12 siya. May section dito na sarado. Hinihintay ko tumakbo yung isang sniper. Or feeling ko sniper siya. Tara. Drag bike talaga siya eh. Yung naka-setup na pang drag. Diba isa? Eto. Bigla, taki na itong mga kasama ko eh. Biglang nag-gaya mag-racetrack eh. Dito, hindi naman sila stricto. Walang riding gear dito po. Ta, basta bahala ka sa buhay mo. Walang tawag dito. Walang waiver. So, nanghiram lang tayo ng motor. So, sana hindi tayo kumalat. Ano to? Bakit dito? Malupa.
Oo. Teka, alamin muna natin yung truck. Ano bang layout nito? Ay, katakot, wala tayong pads. Ito ngayon, gamit ko yung exciter. Mas maapit yung gulong nito. Dulas ng gulong ng sniper eh. Ah! Ang hina ng preno niya sa harap. Langis.
Pilipinas, merong ganitong mga easy access na racetrack. Katulad dito, isang 100 pesos lang yung bayad ko. Hindi mo kailangan na naka-full gear. Mas gaganahan yung taong mag-racetrack. Kasi, para lang silang pumunta ng Marilac eh. Kung Marilac eh, nagra-ride sila, walang gear. I mean, alam ko, we want to instill yung proper riding equipment. Pero kasi, it beats the alternative na magraratrat sila sa Marilac eh. Diba? Sa Caybiang. O, katulad nito. Trip-trip lang nga, punta kami dito. Nakapag-track kami. Simple lang kami. Wala kaming intindihin ibang tao. Kami lang. So, I hope, siguro mapag-isipan nila ma-implement yung ganito sa Pilipinas. I mean, it's for everybody's sake din eh. At least, I mean, kung merong ganito sa Pilipinas, 100, tapos hindi ganun ka-stricto, hindi nakakakit ang Marilac eh. Diba? So, ito na. Tapos na. Pagod na, pagod. Ubus na rin yung mga gasolina namin. Siguro mga naka 30 laps ako. Kung, kapagod. So, buti na lang, walang na-aksidente. Wala naman na-aksidente. Nasiraan lang yung Winner X kanina. Pero everything's good. Masaya, masaya to. So, ito na. Uwi na kami. Thank you, 2K Race Course. Uwi na, uwi. Ikot ako kanina. Nagka-abire yung isang motor eh. Yung Winner. Nag-lock yung gulong. Peke kasi yung ano eh. Yung... Peke yung utak na mayari. Peke kasi to. Bali mo kasi mayari. Ito, ito. Putanginan to. Ano bang tawag dito? Master. Master. Ito yung nag-lock. Ito. Ina-explain ko na may problema yung motor mo. Arit, yun yung sinabi ko kanina. Peke ba to? Peke. Ayun, kaya, balik mo na yung stock. Mamamatay ka nyan pag nasa bundok ka, lulusot yan. Ano? Preno mo. Thank you! Come on! Pagod! So, masaya, masayang experience. For the views din, for the views. So, ito yung picture ng ano, race course. Yan. Come on! Pagod! So, ito yung ginamit ko kanina sa racetrack. Exciter, Sniper 150. Yan. Buti naman di tayo nagkalat, di tayo sumemplang katulad sa Carmona. Ayan siya. First time kong nakaubos ng ganito oh. First time. Ano masasabi mo sa racetrack? Ayos. Masaya ba? Sulit. Sulit ba yung 100 piso mo sa entrance? Sulit ang 100 piso ko sa entrance. Panalo no? Panalo. Sayang, sumasaya yung stand mo eh no? Ikaw pa Richard, ano masasabi mo sa racetrack? First time. Masaya. Nag-stack up yung ano, yung preno. Babalik yung stack. Balik mo yung stack. Sayang yung tuloy ng motor mo. Uwi na kami. Salamat sa lahat nanood ng episode na to. So mamaya, i-edit ko na to para mapanood nyo na. So thank you. Again, this is Ride si Uncle Drew. Please subscribe, click the bell button, like and share sa mga friends nyo. Sa Facebook meron tayong page, Ride si Uncle Drew. So ride safe, stay safe. Suot kayo ng face mask, ugas kayo kumain, social distancing. Peace, kita kits.